Exactly. Magdadalawang taon pa lang siya, ang dami ng issue against him. Ang dami ng pagkapalpakan. Hindi pwedeng, hindi, mabait talaga si BBM eh. Mabait yan. Pagkakilala ko dyan, mabait eh. Hindi pwedeng sabihin yung argumentong mabait siya. Tinanggap mo yung posisyon eh, tumakbo ka eh. Correct. Yun ang problema mo eh. And anyone in this country who wants to run for a public position, lalo na kung national, make sure na kaya niyong gampanan yung responsibilidad na ipapataw sa inyo ng tao. Hmm. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. BBM is supposed to be responsible as the President of the Republic and as the Commander-in-Chief, exactly, as the father of the Filipino people for 6 years. Exactly. Magdadalawang taon pa lang siya, ang dami ng issue against him. Ang dami ng pagkapalpakan. So, lahat na nangyayari na yan, yung pagkakalat ni Romualdez. Isa pa yan. Romualdez, tamba. Oo. Yung pagkakalat sa PCSO. Isa pa. Yung kalat sa Resolution 10 sa Senado, Congress, Chacha. Lahat yan responsable si BBM. Hindi pwedeng, mabait talaga si BBM eh. Mabait yan. Pagkakilala ko dyan, mabait eh. Hindi pwedeng sabihin yung argumentong mabait siya. Eh, so what kung mabait siya? Eh, siya yung binoto ng tao. Exactly. Siya dapat, he should be responsible. Tama. For what the whole government, for that matter, does or fails to do. And very obvious, he is failing the Filipino people. His government is failing the Filipino people. Yun yung pagmamahal nga ng bigas eh, pangako pa siya, hindi naman pala niya kayang ayusin. Responsable siya doon, hindi pwedeng sabihin, hindi, kasalanan niya ng ano ko eh, ng DA eh. Hindi, kasalanan yung mga rising prices, kasalanan niya na lahat. Yung EDSA na yan, kasalanan niya ng ano, mga nasa traffic. Eh, tinanggap mo yung posisyon eh, tumakbo ka eh. Correct. Yun ang problema mo eh. And anyone in this country who wants to run for a public position, lalo na kung national, make sure na kaya niyong gampanan yung responsibilidad na ipapataw sa inyo ng tao. Hmm. Hindi yung titulo lang ang kukunin ninyo. Tama. Sir Dado. Tapos nun, pangalan. May isang tanong pa dito na pumasok. Nun, Sir Dado. Ngayon, isasabak ninyo yung Pilipinas sa gera. Hmm. Sir ano Dado. Ba? Excuse me. Yes. Go ahead. Ikaw nag-expose, nakita namin maganda yung paliwanag mo. Hinahayaan niya yung pinsan niya na si Speaker Martin Romualdez na makipagsabwatan sa totoong kalaban ng gobyerno. Sa totoong nagpapabagsak at nagwawasak ng ating bayan, ang CPP, NPA, NDF inside Congress. Sinabi mo, ito mga CPP, NPA, NDF, hindi lang may armado sila, may mambabatas pa. At ngayon, bidang-bida sila through Martin Romualdez. How serious is this? Kapag ang gobyerno, ang isang paksyon ng presidente, ay nakikipagsabwatan sa mga kalaban ng bayan. Alam nyo, ano yun eh? Insulto sa atin lahat yun eh, yung pinag-aagawa nila. Sino bang gago nagsabi niya, sino bang loko-loko nagsabi niya ano, yung pistok na yan? Sinong loko-loko yun? Ang sarap batukan, ang sarap sampal-sampalin na ganyan eh. Eh, NTFL CAC nagtrabaho, si Duterte nagtrabaho, inayos yan. Yung armed forces nagtrabaho, 50 taon nga mahigit eh. Ang dami, galing ako sa libingan eh, 53,000 yung nakalibing dun eh. Kita niyo yung ano, ang daming sinirang buhay niyan. And here we are, nakikita natin, napapanood natin, na yung tatlong ano na yan, party list na yan, tatlong congress men and women, binubuhay pa nila. Kung ako lang masunod eh, dapat nga buwagin lahat ng ano na yan eh. Pwede. Tanggalin na sila eh. I-outlaw talaga eh. Kasi babalik na naman sila. Tama. Ang daming sinirang buhay ng mga kabataan ng CPP-NPA. Kami mismo nakita namin, yes, kung mga 15 anyos, 19, 17, namamatay. Yung iba nga sinasabi ko, wag nang patayin eh. Sayang eh. Mm. Eh, muntik pa kaming mamatay dahil nakawala eh, nakakuha ng baril eh. Buti na, pinakain namin at hindi kami na, nag-decide na lang na kunin yung baril. Eh, napatay siya ng gwardiya ko. Pero yung sayang yung buhay, kailan lang, yung lawyer. Oh, yung lawyer na sa Cebu.
sa buhay. Ano eh, sayang na bata eh. Mm-hmm. Why? Kasi nga, yung mga kabataan, they fall prey sa recruitment nitong mga animal na to. And then, ngayon, pipistocks tayo from a position of strength, bigla tayong bababa, 1-8 na lang ang, claro, ang armadong grupo. Dapat ang diskarte na lang dyan, ano tayo, yung amnesty na lang. We give them livelihood, we bring them back to the fold na madali sa kanila ma-integrate, ma-reintegrate sa society. Yung ganun ba? Pero yung pistocks, para saan yung kalukuhan na yun? Ay, kalukuhan, mali yun. Claro. Kaya nga, mali talaga rin tong mga kongreso, mali rin tong mga politiko. You see how, ang tingin ko nga dyan, yung sinabi ko minsan yung kung kaninong ano, sinabi ko, yung nadinig ko yan eh, one reason why I got out of the service is nadinig namin, mismong mga senator at that time, sinasabi nung senator, Mrs. President, kay panahon ni Cory Aquino, we need precisely the CPP-NPA para yung armed forces ay hindi mag-isip ng kudeta. Mm. Yun ang dahil, palakasin natin, hayaan natin lumakas yung mga yan para busy yung armed forces na kakalaban sa mga NPA na yan. Grabe. Eh baka bumabalik tayo dun eh. Pipistocks tayo, pistocks. Alam nga natin, yung pistocks, walang mangyari. When there is peace, nagpe-prepare lang for war. Mas, ang rebound niyan, malakas sila. Sir. Tapos doon, mayroong mga members sa Congress. Mm-hmm. E di, sige-siligay silang kuha ng pondo at bumabalik sa kanila. Tapos gusto, tanggalin yung pondo ng NTFL ka. Yes. Ano ba yung klaseng mga kalukuhan natin? Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. And we are paying them. We are paying this congressman. Back to you. Yes, sir. So you said no na baka bumalik ulit 'yon, 'di ba? Yung CPP, NPA, NDF. Pero may tatanong ako sa iyo. Okay, ma'am. No? Now we ask this to each of ourselves and each of our citizens. Papayag ka pa ba, sir, na babalik 'yan? Ang CPP, hindi. NPA, hindi na, 'di ba? So hindi na. Hindi. Okay. Claro. Sir Dado, napakaganda ng talakayan natin ito. Nilinaw mo yung tatlong mahalagang punto kaagad. Sagutin ng Pangulo ng Bansa ang drug-related issue na siya ay wala sa tamang pag-iisip, unfit to govern, and incompetent to remain in power unless otherwise. Sagutin niya ng tama at transparent, it will linger as problema sa kanyang pamumuno. Number two, sinabi mo, hindi pwedeng hayaan niyang nangingialam at umaabuso sa kapangyarihan ang wala namang mandato at illegal na ginagawa ng kanyang asawa bilang First Lady. At pangatlo, sinabi mo, hindi pwedeng hayaan niya ang bogos na pistocks at lituhin ang mamamayan at mamamayag pagmuli ang pakikipag-alyansa ng ilang paksyon sa kanyang administrasyon, kagaya ng kanyang pinsan, sa mga party list at urban operatives ng CPP, NPA, NDIP. Magandang tatlong mahalagang punto po ang inilatag ninyo. Sa panghuli po, saan niyo nakikita patungo ang ganitong pagbabaliwala, insensitivity, elitist kind of posturing, walang pake dahil nasa poder na, bahala kayo, ang taong bayan ay madali namang lokohin. How do you view, where are we going from here, Sir Dado? He will not finish his term. That's how I look at it. He will not finish his term. The only way out, tatlo, para sa kanya, mag-martialo siya, mag-declare siya ng gera, mag-good governance siya. Meaning to say, good governance, sagutin niya lahat ng issues ng taong bayan. Mm. I-address niya sincerely with the whole heart na walang, ayusin niya yung problema ng taong bayan. Lahat ng ini-issue, asawa, huwag ka na muna makialam dito. Akong binoto ng tao, hindi ka, tumaymi ka. Shut up, First Lady. Kung kaya niyang gawin yun, baka mabatukan. Tapos nun, sorry BBM ha, pero yun yung totoo eh. Tapos nun, yung martial law at saka yung gera. Ang solution, ang sa akin, Armed Forces of the Philippines, PNP or MUP, no? For the sake of this country, pagka inutusan kayo, pag inutusan niya, nag-declare siya ng martial law at nag-declare siya ng gera, you do not obey. Break that chain because you cannot follow an illegal order. Bakit illegal? Illegal nga yung droga eh. Na under the influence of droga. Tapos susunod kayo, Commander-in-Chief. Sige, sumunod kayo. Babagsak tayo sa talagang gera. Mahati yung armed forces.
You will be surprised, mahati yung armed forces. Ang gusto natin, buo ang armed forces. Correct. You'll find out na yung itaas, inta kayo. Yung ilalim, wala. Parang nangyari doon sa EDSA. Mm. EDSA 1. Ganun naman, history eh. It will repeat itself. Ang kinakailangan, yung style EDSA 2, buo yung armed forces. Mm. Na ang pinag-uusapan lang to, waiting. Eh ngayon, ang pinag-uusapan ng dami. Droga, gera, CPP-NPA, kurakot. Ang daming issue. Mm. Taas ng presyo. Tapos susundan natin ng isang presidente hanggang 2028. No. Hindi na pwede. Taong bayan talaga magigising. Kung marami pang tulog, hintayin nyo, magigising ang taong bayan. Because nararamdaman nila. Ngayon takot na sila, ayan na, rise of drugs. Marami na. Tapos sinasabi, hindi kinakailangan ng war on drugs. Eh, nako. Kasi nagagalit yung tao. Nadadama ng OFW. Yung problema, nadadama ng mga men in ranks. Men in uniform na active at mga hindi active, yung mga retired. Parehas na sinasabi, parehas. Or info ng mga intel. Parehas ang sinasabi ng mga active natin na mga men in uniform at mga retired. Yung mga general sa itaas, iba yung sinasabi. Ewan ko kung saan Pilipinas nandun kayo. Ang alam ko, yung Pilipinas na tinitirang ko ngayon, napaka-clear and present danger na pwede tayong bumalik sa way down. Eh, nako, kaya nga, nasa atin din, nasa taong bayan. Baka matake ko, back to you. Sir.